Welcome to my channel. The sum of the three consecutive even numbers is 246. What are the numbers? Okay, i-divide natin yung space para hindi tayo malito. Draw muna ako ng line. Tapos dito, ilalagay given. Dito naman, solution. Tapos dito, maglalagay ako ng checking. Kasi, kailangan ito para malaman kung tama ba yung sagot natin in the end. Or may violation tayo. Kaya, hindi mawawala ang checking pag nagsosolve tayo ng problem. Okay, balikan natin. Mag-iisip daw tayo ng three numbers pero consecutive at even pa na ang total ay 246. Okay. Mag-let x muna tayo. Sa first given, let x, okay, kasi hindi man natin alam yung first even number. Actually, ano yan? X plus 0 yan. Pero no need na to write kasi 0 nga. Kaya, i-remain. Let X be the first number. Then, second even number. Okay. Let X plus 2 be the second number. Tapos yung third even number. So, let x plus 4 be our third number. Even numbers, yan sila ha? Okay. Ibig sabihin, si first plus second plus third, kung ipag-plus mo yan, dapat mag total siya ng 246. Okay? So, dito na tayo sa solution. I-check yung color. Gusto ko green. Okay? Ibig sabihin, isusulat ko muna si first. Ayan si first. Okay? X plus, yan naman si second. Okay. X plus 2. Ito naman si third. X plus 4. Remember, 1, 2, 3 numbers na sila. Then, ang total is 246. Let's combine the like terms. Ibig sabihin, yung mga variables, katulad ng x, ipagsama-sama sila. Tapos, yung mga constants naman, katulad ng 4 at 246, ipagsasama-sama din sila. Kaya, unahin ko muna itong tatlong x. So, x plus x plus x, 3x plus, tapos ipag-plus si 2 and 4. Okay. 2 and 4, that's 6 equals 246. I-continue natin yung pag-combine ng alike terms. Ito si 3x, ang tawag natin sa kanila ngayon ay numerical coefficient ang 3. Tapos ito naman si x, literal coefficient ang tawag dyan. Itong number lang na wala mang kasamang variable, ibig sabihin, mga constant yan sila, si 6 at 246. So, paano maikombine si 6 kay 246? So, ibig sabihin, mag-negative 6 ka dito para pag ipag-plus mo siya kay positive 6, magiging 0. So, nag-negative 6 ako dito sa left,
mag-negative 6 ka din sa right. So, ibig sabihin, kung ano yung ginawa mo sa left, yun din ang gawin mo sa right. So, makikita mo ngayon, positive 6 plus negative 6, 0 na yan. Okay, lagyan ko ng 0. Then, copy si 3x. Tapos, ito naman equals ha. Do not forget to copy this sign, equal sign. So, 246, the difference is 240. Okay, now, para ma-discover natin ang value ni x, i-divide natin si 3 by itself para ang matira si x. And then, since nag-divide ka by 3, mag-divide ka din by 3 sa right. So, katulad ng ginawa natin kanina, nung nag-negative 6 tayo or nag-minus 6 tayo sa left, nag-minus 6 din tayo sa right. Dito naman, si numerical coefficient, divide by itself sa right, then divide by 3 sa left, and then divide by 3 sa right. Oh, ginawa ko sa left and right. So, i-cancel na natin, 3 divided by 3, it's 1. So, ang natira si x. Now, i-divide na natin si 240 by 3. So, ano kaya ang quotient ng 240 by 3? Solve natin dito ng mano-mano. Okay. Their quotient is 80. So, ibig sabihin, ang value daw ni x ay 80. Okay? Now, ang gawin natin, ito si 80. I-replace natin dyan sa first number. So, ibig sabihin, si 80, i-change ko na naman tong color. Gusto ko ng violet. Yan. Iko-copy ko dito si yung first number sa checking. Yung first number, and then yung second number, x plus 2, and then yung third number, x plus 4. Okay, i-replace natin ha, itong 80 sa mga unknown variables na to. So, 80, okay, itong x, 80 yan. Then, ito naman si 80 plus 2, 80 plus 2. Then, 80 plus 4, okay, equals 80. Ito naman, 82. Ito naman, 84. Now, tingnan natin kung mag-add ba sila ng a total of 246. Yun ba yung resulta? Tingnan natin. Let's add 6, 246. Okay, tama pala tayo. Kasi 246 man yung ano, resulta niya nung i-add mo si 80, 82, and 84. Ibig sabihin, tumama tayo sa description. According dito sa problem, the sum of the 3 consecutive even numbers. So, ibig sabihin, mga even numbers man ang numbers na to. 80, 82, at 84. Then, consecutive pa. And then, ang sum nila is 246. So, ibig sabihin, tama pala tayo. Sana naintindihan nyo yung explanation at kung meron pa kayong mga ibang topic na gusto kong i-discuss, pwede nyo rin mag-comment sa baba. Sana may natutunan na naman kayong ibang tips or easy ways kung paano mag-solve ng problem. Maraming salamat!